bulag. Naman yan ang mga pag-uusap ng dalawa, pati ang utos na hanapin si Percy Lapid bago siya paslangin. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nasa NBI jail, pero inilabas para sa importanteng misyon. Kaya bantay saradong ibinalik sa Bilibid si Roland Villaver, ang preso nagpakilalang malapit daw kay suspended bureau chief Gerald Bantag. Sa kwadrant sa maximum security compound kung saan dati natutulog si Villaver, kinuha niya ang cellphone na naiwan doon. Itinan over ito sa NBI, gayon din ang 17 SIM cards na ginagamit daw nito sa Bilibid. Cellphone mo din, direkta mismo nakakausap si dating PG Bantag? Yes, sir. Direkta ko sa'yo nakakausap sa nag-message kami sa cellphone, may message kami sa cellphone and then nagkakausap din kami. Lahat ng mga usapan namin naka-record 'yon. Naka-record tapos in-screenshot ko yung mga ano nila, mga message. Inutosan niya yung isang general niya para ipakuha yung number ko. Tapos nagpabigay din siya sa akin yung ano, number niya, pinabigay din niya sa akin. O, nakadikit kasi ako sa kanila. Nasa cellphone din daw ni Villaver ang ilang pag-uusap niya at mga tauhan ni Bantag kaugnay sa iba't ibang patrabaho, kabilang ang paghahanap noon kay Percy Lapid. Pagpasok ng kontrabando at yung delivery ng pera hanggang dito sa huli itong kay Percy Lapid. Nandun yung mga conversation namin. Naka-screenshot yun, sir. Kahit kami sa akin, para sa akin, kaibigan. Hindi ko naman alam kung kaibigan ang turing nila sa akin. Hindi ito dapat mangyari ito ngayon kung naghinay-hinay sila, sir. Isa sa ilalim ng NBI sa Digital Forensic Examination ang itinan over ng cellphone at SIM cards para ma-recover ang lahat ng impormasyon, maging yung mga deleted na. The law is very clear on electronic evidence and how it can be used to prosecute people. So dapat lang magamit lang yan ng maayos. The electronic evidence helps prove the oral evidence given, the testimony given. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng grupo ni Bantag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24.